Hello mga guys, yan. Dahil nakatanggap kami ng 6-5 sa PSWD, yan. Yung konti, i-share natin sa mga kapitbahay ko dito na hindi nakatanggap. So, pagluluto ako ng pancit canton at saka ng gelatin, ipamimigay ko sa mga kapitbahay ko at saka sa frontliner namin dun sa gate. So, yung natira, papaikutin ko ngayon sa aming maliit na business na sa mga food deliveries. So, ito papakita ko sa inyo na tumubo na yung pera namin. Yan. Ito, yung mga tubo namin sa food delivery. So, kada tubo namin, nulog namin dito. So, yung 6-5 namin, nag-grocery ako ng 2-5. Tapos magluluto ako para sa mga kapitbahay ko para just to share our blessing. Yan. Tapos, ginamit ko siyang puhunan para mapaikot namin yung 6-5 na ayuda ng DSWD. So, yan guys, mamaya makikita nyo yung niluto ko tapos pamimigay namin sa mga kapitbahay ko. So, ayan guys, mag-iwan na ako ng ating mga ingredients para sa ating pancit canton na aking lulutuin para ipamimigay ko sa kapitbahay ko at sa mga frontliner namin dito sa gate. Hello, yan guys. Yan, tulong-tulong kami ngayon sa pagluluto. Ayan. So, ayan na yan guys. Nagluluto na ako ngayon ng pancit. Sinisimulan ko na mag-isa-gisa. Ito medyo pinatitigas yan lang. Ayan guys, medyo paluto ng ating pancit canton. Ayan, ipapak ko na lang siya at mamaya sakto sa merienda nila ipamimigay ko na sa aking mga kapitbahay. Ayan guys, inano namin i-share sa mga kapitbahay namin yung pagkain kasi hindi lahat sila nakatanggap, hindi lahat kami dito nakatanggap. Kaya, mas minabuti namin mag-share kahit sa ganung paraan sa biyayang natatanggap natin sa araw-araw. Kasi hindi lahat nakakatanggap, hindi lahat na nabibigyan. Kaya minabuti namin mag-asawa na magluto ng merienda para sa mga kapitbahay namin. Pasasalamat na rin yun kay Lord na nakatanggap kami ng biyaya mula sa ating gobyerno. So, ayun na nga mga guys. Yan, napamigay na namin yung mga niluto ko para sa mga kapitbahay ko. At ngayon, kakatapos ko lang mag-deliver ng mga food deliveries namin. At kada tubo ko na ginamit ko dun sa, ginawa ko yung puhunan nung sa ayuda, dito ko nilalagay. Ayan. So, minsan kumikita ako ng, minsan 100, minsan 500, mataas na yung 1,000 a day. So, ayan. Dito ko siya nilalagay para intact pa din yung puhunan ko. Tapos yung tubo ko, pinalalago ko pa. So, guys, yan. Sana may natutunan kayo na yung ayuda ng gobyerno, gamitin nyo sa maayos na pamamaraan. Hindi tayo sagot ng gobyerno sa ating pang-araw-araw. Though, na may crisis tayo ngayon. So, yung binigay niya sa atin, dapat pahalagahan natin at gamitin natin ng wasto. Nasa sa atin na ngayon kung palalaguin natin yon at gagamitin ng tama para sa pamilya din natin. Kasi ngayon, wala tayong lahat trabaho, wala lahat tayong pinagkakataan. Pero gumawa at umisip pa din kayo ng paraan para sa ikauunlad ng sarili at ng pamilya niyo. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno. So guys, sana may natutunan kayo at shinare ko lang sa inyo yung paano namin nagastos o yung ayudang binigay na 6-5 sa amin ng gobyerno. Thank you guys. Please like and subscribe.